jogging sa umaga. Yan. Yan yung park. Kaso wala na dito yung puno na hinahanap ko eh. Namatay na po ata. Kaya hanap na naman ako sa iba. Ang hirap dito maghanap ng halaman. Ay nako. Bye po muna. Grabe yung papaya oh. Ang dami niyang sanga. Hindi naman ako makapasok kasi may harang. Saan kaya ako makakakuha ng papaya? Ayun, may papaya kasi sobrang taas, hindi ko kayang abgatin yan. Naku, layo na narating ko saan kaya ako makakahanap ng papaya nito. Ay, so wakas na tagpuan din kita. Andito ka lang pala. Nalakaw ako ng tago ako baka makita ko ng gwardiya. Ayan, kukuha ako ng talbos. Finally, nahanap din kita sa wakas. A few moments later. Ayan, ready na. Ito pong dahon ng papaya. Ilalagay po natin siya sa isang medyas na hindi na ginagamit yung bagong labaha. Saka, dapat po may almeres eh. Mas maganda po. Tapos siya pipit-piti natin. Ayan, papaya na yan. Ito yung gamit ko. Mas maganda po talaga yung almeres. Pwede rin pong gumamit ng ibang tela, na maninis na tela. Kaya po medyas ginamit ko para hindi po makawala yung dahon na nadurog. Mahirap dito sa ibang bansa. Mahirap mag-gawa ng paraan. Ayan, ito na lang paraan po sa ito. Para-paraan lang yun. Ito na yung pakiramdaman nyo na nagkakatas na po siya. Ayan. Pag piniga nyo, lumalabas na po yung katas. Pwede na po siyang ipahid, i-apply sa balat. Huwag sa mukha kasi ma-irita yung mukha nyo. Makatipo siya. Saka ano lang po, mga 2 minutes nyo lang i-apply bago kayo maligo. Saka twice a year lang ito ginagawa. Yan. After 2 minutes, pwede nyo na siyang balawan. Kasi po, pag natagalan siya, masusunog yung balat nyo. Tugo pa ito ng lola ko. Kasi dati po, nung nasa probinsya ako, balukis-kisin po talaga yung balat ko. Tsaka ang itin-isin. Wala kami pambili ng lotion, kaya ito yung sinabi ng lola ko. Marami din po akong galis. Kaya kinalbo ako ng nanay ko, pati sa ulo ko maraming galis. Kaya nagtataka sila bakit wala akong mga peklat. Kasi ito lang po yun. Maraming nagkakamali sa akin nung nasa tayo. Lalo na nung sa tayo. Akala mo naman yun. Mukhang mayaman. Hindi nila alam. Ito lang sekreto ko yung talbos ng papaya. Yan. Sa mga parteng naabot nyo. Basta wag lang po sa mukha. Saka sa mga kita. Kasi sayang yung katas. Yan. Huwag kayong magtaka pag medyo nagbalat yung skin nyo. Ibig sabihin nung nagpapalit siya ng balat.
So ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo na pampakinis ng balat. Yan yung sikreto ko. Kaya kung na kayong may hiyang naglakaw ng dahon ng papaya. Kasi yung talbos na to ninaaw ko lang doon sa may tapat ng school. Sige guys, next time, yung gagawin ko po ay i-share ko po sa inyo is kung paano matanggal ang peklat sa baga. Okay? A few moments later. Guys, nabalawan ko na siya. Sobrang kinis na niya. Nakita niyo naman na kung tag, diba? So, yun ang secret. So, guys, ang payo ko lang po, huwag kayong mag-apply ng kung ano-ano sa mukha niyo kasi nakakasira po talaga ng balat yung mga matatapang na mga katulad ng astringent. Kasi dati po talaga nag-apply up ako niyan, nakakasunog po siya ng balat lalo na pag lumabas kayo sa init ng araw, matutuyot po yung balat ninyo at saka magkakaroon po ng kulukulubot. So mas mainam po na huwag kayong gumamit ng kung ano-ano mga matatapang kasi yan po, magkakaroon kayo ng pekas. So hindi naman po yan sa lahi namin, may lahi kami pero lahi ng mangya. Yan, nakuha ko po yan sa astringent dati kasi pag naarawan po talaga nagkakasit siya ng peka. So mas mainam po na huwag tayong gagamit ng mga ganun matatapang na pang apply sa mukha. Mas mainam pa po na sabon na lang na kojic o kaya sabon na papaya. Yan. Saka after po nun mag-apply po kayo ng yellow. So yun guys, salamat sa panonood. See you next video!